Isang mapagpalang umaga muli sa inyo, aking mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan. Minsan pa ako ay nagpapasalamat sa patuloy na pinagkakaloob sa inyong lingkod ng ating Panginoong Jesucristo upang ako ay muling magamit sa pagtuturo ng kanyang banal na salita. It is good to see a lot of friends here that is online at ganun din ang mga ilang kamag-anakan namin ni Jean, ni Sister Jean. Konti lamang ang aking pinaawit na awiting kanina upang tayo ay hindi katulad ng huli kong pangangaral ay hindi tayo maglumampas sa ating tinakdang oras ng pagtatapos. Ang text ng ating pag-aaralan na binasa ni Sister Jean kanina ay pamilyar na para sa nakararami sa atin. Doon sa binasa niya sa Joshua chapter 24 at verses 13 to 15. Sa mga talatang ito ay makikita natin at previous chapters ng aklat. Naglingkod si Moses, si Joshua, I mean, ng tapat habang siya ay kasama-sama ni Moses. Sa maraming pagkakataon at maraming kaparaanan, siya ay nakatulong ng malaki sa paglalakbay ng bayan ng Diyos o ng Israel, ng bayan ng Israel, mula sa paglabas sa Ehipto tungo sa lupang pangako. Binigyan ng Diyos si Joshua ng pabor sa mata ng mga kanyang kababayan, sa mga tao, at siya ang napiling upang pangunahan ng bayan ng Diyos bilang kapalit ni Moses. Sa pagkakataong ito, sa ating binasa, parang nalalagay tayo sa kalagitnaan o pumagitna tayo sa pag-uusap ni Joshua at mga pinuno o leaders ng bayang Israel. Matapat niyang pinangunahan ng buong Israel mula sa pagtawid sa Ilog Jordan tungo sa lupain ng Kanaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga Israelita ngayon ay naninirahan na sa lupain at nagsisimula ng to settle down sa kanilang bagong buhay. Isang buhay na sa kanila ay ipinangako ng Diyos. Nalalaman ni Joshua na nalalapit na ang kanyang pagpanaw. Kaya nga't he was compelled na mangusap o nadaman niya ang kahalagahan na siya ay mangusap o magbigay ng tagubilin sa buong bayan. Batid niya ang mga pagsubok na kanilang makakaharap at mga tuksong kakaharapin din nila. Kaya hinamon sila ni Joshua na manatiling nakatuon tapat sa Panginoon at maglilingkod sa kanya lamang. Bagamat ang pangyayaring ito, mga kapatid, ay naitala libong taon na ang nakararaan, ang katotohanan na ipinahayag ay nananatiling angkop sa ating panahon. Tulad ng mga Israelita noon, tayo ay nahaharap sa napakaraming hamon at tukso ng buhay. Tayo rin ay kinakailangan mamili kung sinong ating paglilingkuran at hinamon na manatiling tapat sa Panginoon. Kaya't ating isasaalang-alang ang mga kapahayagan ni Joshua sa ating pag-aaral ngayong umaga. At ito, ang pag-aaral natin ay aking binigyan ng title, Choose Whom You Will Serve. Piliin kung sino ang iyong paglilingkuran. Ilang mahahalagang katotohanan ang matutunghaya natin sa tatlong talatang ito.
Ang una ay Joshua spoke of truth. Si Joshua ay naghayag ng katotohanan. Talatang 13. I gave you a land on which you have not labored and cities that you had not built, and you dwell in them. You eat the fruit of vineyards and olive orchards that you did not plant. Alam ni Joshua na his time on earth was about over. Kaya nga kanyang isinaysay ang dakilang tungkulin ng mga tao sa Diyos bago sa kanyang pagpanaw. Kanyang pinaalala sa kanila ang mayamang biyaya at kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ito ang nilalaman ng talatang ito. Isaalang-alang natin ang unang katotohanan ng kanyang paalala, and that is the bounty of grace. Ang lawak ng biyaya ng Diyos. Matapos si Joshua hamunin ang mga tao na alalahanin ang pakikipag-ugnaya ng Diyos kay Abraham, ang pagliligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto at ang mayamang lupain na kaloob sa kanila. Kanya namang sinariwa ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Kanilang minana ang lupain na mayroon ng mga syudad na maaaring tirahan, at mayroon din masaganang mga punong namumunga ng prutas at mga pananim para kanilang makakain. Ang mga bagay na ito ay pinatotohanan nila Joshua at Caleb kay Moses at sa mga tagapanguna noon nung isugo nila kasama ng dalawang ito ang walong tiktik upang tingnan ang lupain. That was almost 40 years ago nung nasa sa ilang sila. Sa ating kapanahunan, mga minamahal, ang Diyos ay hindi nabibigyan pansin at tinalikuran na ng marami. Ang kanyang pagpapaalala at masaganang kaloob ay hindi man lamang kinikilala. Walang kaduda-duda naman na ang sangkatauhan ay kanyang pinagpapala sa maraming bagay. Patuloy na pinagkakaloob ng Diyos ang pangangailangan ng sangkatauhan. Para sa atin na mga mananampalataya, tapat ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, sa kanyang mga pangako na binitawan na kanyang ibibigay sa atin ang lahat ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Tapat ang Diyos, lalong-lalo na sa kanyang pangako sa pagsugo niya ng kanyang kaisa-isang anak upang mamatay para sa atin mga kasalanan. Tunay na ang masaganang biyaya ng Diyos ay kanyang ibinuhos o ipinagkaloob sa kanyang mga tao. Ang susunod na katotohanan about the grace of the Lord Jesus Christ, about the truth that Joshua just said, ay ang benepisyo ng kanyang biyaya. The benefit of God's grace. Pinaalala din ni Joshua na ang mga syudad na kanilang tinitirhan ay hindi nila pinagpaguran na itayo. Ang mga ubas at olibo na kanilang kinakain ay nagmula sa mga punong hindi nila tinanim. Dinala sila ng Diyos sa isang bayan na saganang naihanda na para sa kanila. Ang kanila lamang dapat gawin ay manirahan at tamasahin ang kanyang kabutihan. Ang pagtataguyod ng isang tahanan o sambahayan ay kinakailangan ng pagsusumikap ng lubos ng bawat mga magulang. Hindi natin maikakatuwa na sa likuran ng pagsisikap natin ay
ipinamamahala sa atin ng Diyos ang benepisyo ng kanyang mayamang biyaya. May mga ilan siguro sa atin ay nakamana ng sa kanilang mga ninuno o magulang na mga bagay-bagay na kanilang pinagpagalan. Sila ay nakapaglatag ng mabuti at matibay na pundasyon at doon sila ay nagtayo upang ang susunod sa kanila ay lubos na makinabang. Katulad din naman ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pagkakaloob ng kanyang sarili, doon sa krus ng Kalbaryo bilang sakripisyo, bilang haing buhay para sa ating mga kasalanan, ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa sinumang sasampalataya sa kanya at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang gumawa ng daan upang tayo ay magtamasa ng kaligtasan na di naman natin pinagpagalan. Ang ikalawang bagay na ipinaalala ni Josue sa bayang Israel ay Joshua spoke of duty. Nagsalita si Joshua tungkulin at ito ay mababasa natin sa mga sa talatang 14. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Sa liwanag ng masaganang biyaya ng Diyos, pinaalalahanan sila ni Joshua na sila ay may tungkulin sa Diyos bilang kanyang mga anak, mga minamahal. Tayo ay kabahagi din sa obligasyon na sundin ang tungkuling ito. Sinabi ni Joshua na tayo ay una, we have our duty to submit. Tayo ay may tungkuling magpasako. Now therefore, fear the Lord. Pinayuhan ni Joshua ang mga tao na matakot kay Yahweh. Sinabi nga sa Proverbs 9 and verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Sa Hardin ng Eden, hindi pinakinggan ni Eva at Adan ang karunungan ng Diyos. At dahil doon, sila ay nagkasala. At nang marinig nila ang yabag ng Diyos, matapos silang magkasala, kanilang narinig na papalapit ang Diyos sa hardin. Ang kanilang ginawa ay sila ay nagtago dahil sila ay natakot. Tunay na ang kasalanan ay magdadala sa atin sa pagkatakot sa Diyos. On the positive side of fear, ito rin naman ay makapagdadala sa atin sa pagsisisi sa ating mga nagawang pagkakasala. Alam ni Joshua na kung mawala ang takot ng tao sa Diyos, kasunod nito ang pagbagsak ng kanilang spiritual na kalagayan. Bagsak ang kanilang moralidad at patuloy na lalayo sa presensya ng Diyos. Katulad ng kanilang paglayo papunta sa East of Eden nang sila ay mawalay sa Diyos. Namumuhay ang mga makasanlibutan sa nais nilang uri ng pamumuhay. Pamumuhay na ayaw ng pananagutan sa Diyos. Ayon din sa isang survey na ginawa, maging mga churchgoers ay wala din takot na sa Diyos. Ito ay nahahayag sa kanilang lifestyle. Maging sa tahanan, makikita natin ang kawalan ng takot ng mga kabataan sa kanilang mga magulang. Ang kawalan ng tapat, takot at respeto sa kanilang mga magulan
ay ebidensya lamang ng wala silang takot at respeto sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Isang malaking kasinungalingan na ang isang nagsasabing siya ay Kristiyano, ngunit wala namang pinakikitang pagkatakot at paggalang at pagpapasakop sa kautusan ng Diyos. That is completely a big hypocrisy para sa doon sa mga nagsasabing sila ay born again Christiana. Ang susunod naman na tungkulin na inihayag sa mga talatang ating nabasa ay our duty to serve. Tayo ay may tungkuling maglingkod. Wika sa talata, and serve Him in sincerity and in faithfulness. Pinaalalahanan ni Joshua ang mga tao na paglingkuran ng Diyos nang may katapatan. Nakita ni Joshua na sa mahabang panahon, ang kanyang mga kababayan ay naglilingkod lamang sa pamamagitan ng kanilang bibig o yung ating tinatawag service sa pamamagitan ng yung lip service lamang. Sinabihan niya na sila ay maglingkod generally. Ipakita nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang pamumuhay. Ipakita nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang pag-uugali. Ipakita nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang aktibong pakikilahok o paglilingkod sa Diyos. Nais niyang makita sa kanila ang sinserong paglilingkod kay Yahweh. Isang paglilingkod na nakalulugod sa kanyang harapan. Walang lugar ang mapagkunwaring paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang mga simbahan ay punong-puno ng mga taong nananatili na lamang sa kanilang mga upuan upang makinig na lamang linggo-linggo, every Sunday after Sunday. At ayaw makibahagi sa paglilingkod ng Diyos. In short, ayaw ng responsibilidad. Dapat natin ibilang na isang malaking pribileyo ang maglingkod sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. I'm sure na karamihan sa atin ay mayroong mga Bible verses na nakapaskil sa ating mga dingding. Kung hindi man, ito ay nakapaskil sa harapan ng ating mga pintuan. O minsan naman, ito ay picture frame na nakalagay sa ibabaw ng ating mga side table o lamesa. Ating tandaan na ang mga mata ng ating mga anak ay nakatingin sa atin. Ang tanong ay ito, kanila bang nakikita ang tunay na paglilingkod sa atin o kanila lamang nakikita ay ang mga talata ng Biblia sa mga dingding ng ating tahanan, sa harapan ng ating pintuan. Ang ikatlong tungkulin na binanggit dito ni Joshua is our duty to sanctify. Tayo ay may tungkulin mamuhay ng may kabanalan. In verse 14, ikalawang bahagi, ganito ang sinasabi. Put away the gods that your father served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. Sa kabila ng katapatan ng Diyos sa bayang Israel, mayroon pa rin kanila sa kanilang kaligitnaan na patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay impluensya ng matagal nilang pananalagi sa Egypt o sa Ehipto at sa mga pakikisalimuhan nila sa mga paganong bayan sa mahabang panahon. Marami sa mga Israelita hindi namumuhay sa
ninanais ng Diyos. Nais nilang patuloy na makatagap ng masaganang pagpapala ni Yahweh, samantalang namumuhay sila ng patuloy sa kasiyahan ng makasalanang laman. Kaya sila ay hinamon ni Joshua na alisin sa kanilang buhay ang mga diyos-diyosan. Sa kanilang at kanilang paglingkuran si Yahweh ng may dalisay na puso. Hindi natin mapaparangalan at makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos hanggat hindi tayo handa na alisin ang mga diyos-diyosan sa ating buhay. Anumang bagay na higit natin pinapahalagan kaysa sa Diyos, yon ang ating mga diyos-diyosan. It could be money, people, relationship. It could also be our career, material things that we have now. Things like a beautiful car, a big house, malaking bahay, mga bagay na pinagnanasahan lubos ng ating puso at mga mata. Ang pangatlong paalala ni Joshua sa kanyang mga kababayan, that Joshua spoke of a decision to make. Tayo ay may desisyong kailangan gawin. Verse 15, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord, ang wika ni Joshua. Matapos hamunin ni Joshua ang mga tao sa isang maayos na relasyon sa Diyos, kanya namang hinamon sila na magkaroon ng isang mulat na pagdidesisyon, a conscious decision, tulad ng mga Israelita, mga kapatid. Tayo man ay may kinakailangan, tayo ay kinakailangan magdesisyon sa ating buhay. We all need to make a decision. We all need to make a choice in life. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Ipinahayag ni Joshua na mayroon lamang dalawang pagpipilian, ang tunay at buhay na Diyos o ang mga huwad na diyos-diyosan na pinaglingkuran ng kanilang mga ninuno. Alam niyang maraming huwad na Diyos. Ngunit ang anumang bagay malayman sa Panginoon ay isang idol. Dapat natin pakatandaan yan. Ang idol ay hindi lamang mga imahin, kundi ang mga anumang bagay na ibinibigay nating priority kaysa sa Diyos. Nais niyang magpasya sila kung sino ang kanilang paglilingkuran. Hindi pwedeng manatiling neutral o sa gitna sa bagay na ito. Hindi pwedeng ang isang paamo ay nasa puti at ang isa naman ay nasa itim. Dumating ang oras ng kanilang pagdidesisyon. Tulad din natin, tayo ay kinakailangan magdesisyon. At ito ay ginagawa araw-araw sa ating buhay. Isang nakalulungkot na katotohanan, maging ang mga mananampalataya ay maaari nilang
masumpungan ang kanilang mga sarili na naglilingkod sa mga diyos-diyosan ng mundong ito. At kanilang nakakaligtaan na paglingkuran ang tunay na buhay na Diyos. Kaya tayo ay patuloy na pinaalalahanan ng Biblia na maging mulat ang ating mga kaisipan sa tuwi ng pagpili sa mga bagay na ating hinaharap. Sa ating pagpili, kinakailangan din tayo ay may commitment o pangako. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alam ni Joshua na hindi niya magagawa ang desisyon para sa kanila. They have to decide by themselves. Pero kanya namang ipinapaabot sa kanila na siya, si Joshua, at ang kanyang sambahayan ay maglilingkod ng patuloy sa Panginoon. Siya ay committed ng paglingkuran ng Diyos. Hindi niya hahayaan ang kanyang pagpili at pangako ay ma-iimpluwensyahan ng iba. Nakalulungkot makita na karamihan ay pinili ang mga Diyos ng mundong ito sa halip na ang Diyos na lumikha at tumubos sa atin. Ang ating lipunan, tahanan at pamilya ay nagdurusa dahil karamihan ay tinanggihan ng tunay at buhay na Diyos para sa kasiyahan ng laman. Karamihan ay walang pakialam sa kawalang hanggang at tumatangging tumanggap ng anumang pananagutan sa Diyos. Ang karaniwang pamilya sa ating lipunan ay nagtatayo ng kanilang mga sambahayan hindi sa salita ng Diyos, kundi sa kung ano sa palagay nila na mahalaga at makapagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan itaguyod ang ating mga buhay at sambahayan sa matibay at buhay na pundasyon. Walang iba kundi si Jesus at ang kanyang buhay na salita, ang Biblia. In conclusion, sa aking pagtatapos, ang tawag ay pinahayag. Piliin ngayon kung sino ang iyong paglilingkuran. Kayo. Ikaw. Ano ang iyong pasya? Si Jesus ba ang siyang iyong paglilingkuran? At siya ba ang iyong magiging prioridad ng iyong buhay at ng iyong sambahayan? Nakikita ba sa ating buhay ng ating mga anak na tayo ay committed kay Jesus at nagpapasakop sa kanyang mga utos? Kaibigan, kung hindi ka pa nananampalataya kay Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at patuloy na namumuhay sa mundong ito na ikaw ang nasusunod, ang aking dalangin ay huwag mo nang ipagbukas ang napakahalagang bagay na ito. You need to make a decision. Lumapit ka kay Jesus at magpakumbaba. Magsisi sa iyong mga kasalanan. Manampalataya ka na si Jesus ay nagbuwis, nagkaloob ng kanyang buhay para sa iyong kapatawaran at para sa iyong kaligtasan. You will either choose to follow Christ faithfully or deny Him. Deny Him the preeminence He requires of you. And my advice this morning to all of you who are listening, choose wisely.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.